the life and works of the land. Ang anotasyon, plot ni Morgan. Sa 19 na araw ng Hunyo, taong 2022, sa paaralan ng University of Southeastern Philippines. Sir! Sir! Sandali lang po! Ano ba, Miss Monte Carlos? Sir, paano ko po ba mababawi yung grado ko? Alam mo, Miss Monte Carlos, kung pinagbutihan mo pa ang pag-aaral mo ay, pasado ka sana. Sir naman, nag-aaral naman po ako. Dalawang beses mo nang kinuha ang subject na ito, Miss Monte Carlos, at binagsak mo pa rin. Kaya wala na akong magagawa sa'yo. Sinusubukan ko naman pong ipasa, sir. Sir, please po, tulungan mo ako. Okay, sige. Ito, isang aklat. Basahin mo at gawan mo ng buon. Magkapal naman ang libro na ito, sir. Ano ba? Gusto mong pumasa o hindi? Gustong-gusto ko pong pumasa. Mabuti naman kung ganun. O siya, mauna na ako sa'yo, Miss Monte Carlos. Okay po. Maraming salamat po, sir. Ang kapal naman ng librong ito. Ang anotasyon ni Rizal sa aklat ni Morgan. Huh? Pinaglolo ko yata ako ni sir. Ano to? Wala naman itong laman eh. Sa huling pahina ng libro ay may nakasulat. Tsaka niya ito binasa at biglang nagliwanag kung hawak ng libro ng lakas. Hanggang sa nakapapikit siya sa sobrang liwanag, biglang nawala na parang bula sa hallway ng kanilang aralan maliban sa libro. Nahulog ang libro sa hallway at wala ng tao. Bumalik ang profesor at kinuha ang libro sa sahig, tsaka numising. Dahan-dahan binuka ni Miss Monte Carlos ang kanyang mga mata. Umiling-iling sapagkat medyo nahihilo siya. Nasaan ako? Medyo pamilya ang lugar na ito ah. Mukhang nasa kwarto ako ni Rizal ah. Ito ay isang super weird na panaginip. Miss Monte Carlos. Sir? Nakakagulat ka naman, sir. Di bali, sir. Ba't ka po nasa panaginip ko? Anong panaginip? Nasa loob ka ng libro. So, ako ay nasa loob ng aklat ng iyong binigay? Oo, ngunit sa libro na ito ay tagapagmasid lamang tayo. Hindi nila tayo nakikita o naririnig. So, hindi ko makakausap si Rizal. Sayang, madami pa naman akong katanungan. Oo siya, nang dahil sa araling ito ay lagi kang nababagsak. Kaya't panoorin natin ang mga pangyayari at ipaliliwanag ko sa iyo para sa gayon naman ay matuto ka ng bata ka. Noong bata pa si Dr. Jose Rizal, nakarinig siya mula sa kaniyang tiyohin tungkol sa isang librong pinamagatang Sucesos de las Islas Filipinas. Tiyo, maaari ko bang marinig muli ang kwento na iyong naibahagi tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na ika mo ay sulat ng isang Kastila? Alin doon ang nais mong marinig muli? Iyon pong lahat. Ikaw talagang bata ka. Basta tungkol sa kalaman ay napakasigla mo. O siya, ikukwento ko na. Ang simula, ang lahat sa pagtuklas ng mga Espanyol sa isla ng Pilipinas. Nadiskubre ng mga mananakop na ang Pilipinas ay puno ng mga native people. Sila ay sumasamba sa kanilang pigan na mga Panginoon at may sarili ng kulturo. Sumunod ay ang mga pamumuno ng mga pinuno noong mga panahon. Una ay si Dr. Francisco de Sande, Don Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, Dr. Santiago de Vera, Gomez Perez das Mariñas, Francisco Tello at Don Pedro Acuña. Sila ay ang mga kilalang pinuno bago dumating ang mga Espanyol. Alalahanin natin na isinulat ang librong ito upang ipahiwatig sa mga mamamayan na ang isla ng Pilipinas ay narito na
bago pa nakarating ang mga Espanyol. Ito ay talagang tumatak sa puso't isip ni Cap Jose Rizal sa kadahilan ng ang Sucesos de las Islas Filipinas ay nagkaroon ng matapat na paglalarawan sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Kastila. Kaya noong siya ay lumalaki, gusto niya itong mahanap at mabasa gamit ang dalawa niyang mata. Tandang-tanda ko pa ang aking naramdaman sa pagkarinig ko ng bawat detalye. Nais ko sanang ibahagi, ngunit kailangan kong hanapin ang pisikal na kopya sapagkat kulang-kulang ang nabanggit na detalye na aking tiyuhin. Nabanggit niya kasing matagal-tagal na rin nung ito ay kanyang nabasa. Saan ko nga ba ito makikita? Nagdaan ang ilang taon. Pumisita si Rizal sa British Museum habang nasa London, kung saan natuklasan niya ang isa sa ilang umiiral na mga kopya ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga. Sa sarili niyang gastos, muling inilathala ni Rizal ang akda na may anotasyon na nagpapakita na ang Pilipinas ay isang maunlad na kabihasnan bago pa ang pananakop ng mga Espanyol. Umabot sa kaibigan ni Rizal na si Blumentritt ang gawang anotasyon ni Rizal sa aklat ni Morga. At noong 17 ng Setyembre, taong 1838 ay nagpadala ito ng liham kay Rizal. Ang gawang anotasyon ay walang pagpapaimbabaw at pagmamalabis. Ngunit mag-ingat ka aking kaibigang Rizal sapagkat mapagkakamalan ito bilang isang forma ng pagbabatikos sa mga Espanyol. Nagkaroon ng pamumuna ng mga mamamayan sa gawang anotasyon ni Rizal sa aklat ni Morga na Sucesos de las Islas Filipinas. Ang uri ng komentaryong inilimbag ni Rizal ay isa itong paninirang puri sa pamamalakad ng mga Kastila at maging sa kanilang kontribusyon sa ating bansa. Pangakdang ito ang siyang lalason sa utak at damdamin ng bawat Pilipino. Maaaring ito magdulot ng revolusyon dahil sa simpleng sulat na naglalaman ng makasariling pananaw at hangarin. Naging kontrobersyal ang anotasyong ginawa ni Rizal at ang mga nilalaman nito ay hindi katanggap-tanggap para sa kalagayan ng pamahalaang Espanya sapagkat ito ay maaaring magdulot ng delubyo sa kanilang pamamahal. Dapat na tayong mabahala sa kaguluhang hatid ng anotasyon ni Rizal. Ito ay nakasisira sa imahe nating mga Espanyol kung kaya't bilang gobernador general, lilinisin ko ang kalat na ginawa ni Rizal. Kumpiskahin at sunugin ang bawat kopya na iyong makikita na siyang naglalaman ng anotasyon ni Rizal at itigil na ang paninirang puri at ibalik ang matiwasay na hawak natin sa bansang Pilipinas. Matapos mabalitaan ni Rizal ang mga kaganapan, bumalik si Rizal sa bansa at bigyang linaw ang mga maling paratang sa kanyang anotasyon. Mga mamamayan ng Pilipinas, o ano at tila'y inyong binibigyang masamang kahulugan ang anotasyong aking isinulat? Tanging hiling ko lamang ay ang kabutihan ng ating kapwa Pilipino. Ang aking isinulat ay naglalaman ng katotohanan lamang at ang aking hangarin ay makapaghatid kamalayan sa ating mga kababayan. Ngunit ang iyong mga akda ang siyang maghahatid sa ating kapwa sa kapahamakan. Patawad. Subalit, kung walang mangunguna sa paghahatid ng pagbago sa ating bansa, walang kaunlaran ang magaganap. Tanging kasakiman at pangalipos na lamang ang ating mararanasan mula sa mga Espanyol. Upang lubos niyong maunawaan ang layunin ko at kayo ay maliwanagan sa mga nilalaman ng libro, ibabahagi ko ang aking layunin. Binahagi ni Rizal ang nilalaman ng kanyang anotasyon at kung ano ang tunay na karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. At doon nagtatapos ang kwento. Sana may natutunan ka sapagkat ibabalik ka na ng libro. O siya, paalam na, Miss Monte Carlos.